Hello everyone! Welcome back to my channel. On our previous videos, we talk about addition. Ang mga natalakin natin sa mga nagdaang videos ay addition of two numbers having same sign at addition of two numbers having different signs. Kung hindi pa ninyo napapanood ang mga videos na iyon, mas makabubuting panoorin muna ito bago mag-proceed sa video na ito. May lalabas na link sa bandang itaas ng inyong screen para mapanood ang mga video na ito. Okay, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang subtraction of two numbers when minuend is positive and greater than subtrahend. Pero ano nga ba ang minuend at subtrahend? Balikan muna natin sandali kung ano-ano ang mga bahagi ng subtraction equation. Halimbawa, 5 minus 3 is equal to 2. Ang 5 ang tinatawag nating minuend, ang 3 ang tinatawag nating subtrahend, at ang 2 ang tinatawag nating difference. Ulitin natin ang mga bahagi ng subtraction equation. Una, minuend. Pangalawa, subtrahend. Pangatlo, difference. Ngayong alam na natin ang minuend at subtrahend, ituloy na natin ang pag-aaral. Para mas madali nating maintindihan ang ating pag-aaralan ngayong araw, mas makabubuting magkaroon tayo ng dalawang cases. Case number 1, subtrahend is positive. Case number 2, subtrahend is negative. Simulan na natin. Para sa case number 1, ang ating rule ay i-subtract as it is. Normal lang ang ating pagsusubtract. For case number 2, ang ating rule ay add the two numbers. Your answer should be positive. Dada ko tayo sa example number 1, for case number 1, 7 minus 2. Alam natin na 7 minus 2 is just 5. Final answer natin for example number 1 is positive 5. Proceed tayo sa example number 2, case number 1, 19 minus 11. So pwede natin siyang isulat ng ganitong form. 19 minus 11. So 9 minus 1 is just 8, and then 1 minus 1 is 0. So di na natin ilalagay ang 0 dahil understood na natin na wala yun. So final answer natin for example number 2 is just positive 8. Proceed tayo sa example number 3, 105 minus 32. Let's start subtracting. 5 minus 2 is just 3. And 0 minus 3 cannot be. Kaya ang katabi ng 0 which is 1, hiramin natin. So magiging 10 minus 3 is equal to 7. So the final answer for example number 3 is positive 73. So let's proceed to case number 2, example number 1. 12 minus negative 5. Sabi sa rule natin, add lang natin yung dalawang number which is 12 and 5. 12 plus 5. Ano yung 12 plus 5? Diba, ayun ay 17. Final answer natin for example 1 is positive 70. Let's proceed to example number 2. 34 minus negative 15. 34 plus 15. So what is 34 plus 15? 4 plus 5 is 9. 8 plus 1 is 4. Final answer natin is positive 49. So proceed tayo sa example number 3 for case 2. 177 minus negative 214. According sa rule, i-add lang natin yung dalawang number. So magiging 177 plus 214. So what is 7 plus 4? It's 11. So sulat sa taas yung 1. 7 plus 1 is 8. Plus 1, it's 9. Next tayo, 1 plus 2 is basically 3. So ang sagot natin sa ating example 3 for case 2 ay 391. O diba, madali lang naman. Subukan nyo namang sumagot. Tignan ng inyong screen para sa mga exercises. So subukan naman ninyong sagutan ang mga sumusunod. Letter A, 207 minus 188. Letter B, 125 minus negative 39. If you like this video, please hit the like button and share this video to your friends. Also, don't forget to subscribe to my channel. That's all for now. Thank you for watching. Bye!